nasa-stress na po talaga kayo sa toilet training ninyo, manood lang po kayo at sana makatulong itong video na to. First things first, huwag na huwag niyong i-compare ang anak ninyo sa ibang mga bata. Magkakaiba po talaga ang growth ng isang bata. Materials needed po is yung number one is talaga magkaroon na dapat siya ng underpants. Ito. Yung underwear na ginamit ko is yung training pants. Ito yung may parang ganyan po yung sa loob niya. Ayan, parang towel yung sa loob niya. Nabili ko to sa SM department store pero ngayon kasi hindi na siya available. Hindi ko alam kung bakit. Pero matagal na hindi na siya available. So, dalawang ganito lang yung nabili ko. Dalawang ganito. Yan, ito dapat ang kunin ninyo at hindi yung diaper pants. Kasi nga, sa experience ko hindi siya natututo doon sa pants na diaper. Kasi syempre, diaper pa rin siya eh. Pwede pa rin siyang umihi doon, pwede pa rin siyang magpoops doon. So, hindi na kinoconsider yun na training, kumbaga. So, talagang tinanggal ko na talaga yung diaper niya tapos pinasuot ko siya kaagad ng ganito. Kung gusto niyo talagang matuto yung bata, kailangan niyo talagang tutukan siya. So, yun. Ito, number one na material na kailangan. So, number two is yung potty. Yung potty is, pwede rin nyo namang idiretso na siya sa CR. Gumamit na lang kayo ng ganito. Ito, this one is yung seat cover. Para lang seat lang nung bata. Papatong nyo lang ito doon sa toilet bowl. Tapos, para hindi siya mahulog doon sa toilet bowl, di ba? So, ito yung isa, option. Ito ata is 399, hindi ko na matandaan, or 499 ko nabili ito. Tapos, yung potty naman, pwede na rin naman kung ano yung choice na gusto nyo. Kasi yung sa potty ni Ate, parang upuan talaga yung itsura niya. So, pwede siyang umupo doon. Tapos yung ginawa ko sa kanya habang nagpa-potty training siya nung nagpupupo, yung pupo na potty training niya is sa harap ng TV. Oo, doon siya natuto sa harap ng TV. Pag morning kasi, after breakfast, no? Ayan, ipapaupo ko na siya doon sa potty tapos na habang nanonood siya. Kasi kapag wala siyang ginagawa tapos pinaupo mo doon sa potty training doon sa potty niya, ang tendency nun, tatayo talaga siya. Ayaw niya, ganun. So, make her or him feel comfortable dun sa place na yun. So, yun nga, dinala ko talaga dun sa sala yung potty, tapos in front of the TV, yun, hanggang sa makapoops siya. Pero pwede rin yun naman kung gusto niya yung mga toys, ilagay niyo lang yung toys dun sa harap niya para nga comfortable siya hanggang sa makapoops siya. So, yung cleaning materials din is very important. Kasi, syempre, maraming accidents na nangyayari. So, ito yung ginagamit ko talaga is yung Clorox wipes. Hinanap ko kasi talaga pwede sa wood, pwede sa tiles, pwede sa kung saan. Kasi nga yung bahay namin is may wood na flooring, tsaka may tiles din siya. So, ito, punas-punas lang po ang kailangan dito. Syempre, pag umihi siya, punasan mo muna ng diba, ng punas. Tsaka mo siya linisin ng ganito. Kasi syempre, ang poops at tsaka yung wee-wee, marami yung bacteria. Kaya kailangan talaga ng cleaning na ganito yung itsura niya doon sa loob. O, diba, hindi ko pa siya naubos. Worth it siya kahit na 200 plus siya. Pero ilang beses ko lang tong ginamit. Meron siyang 35 na wet wipes. 35 na wet wipes, 228 ata. Ito sa Save More ko siya nabili. So, Clorox Disinfecting Wipes yung pangalan niya. Yan, nakalagay great for wood, granite, and stainless steel. So, panglinis talaga siya. Ito, nakita ko doon sa Save More. Pero, kung gusto nyo mas cheaper, pwede na naman kayong gumawa doon sa isang spray bottle. Maglagay kayo ng water. Tapos, konting Zone Rocks, tsaka konting powder detergent. I-mix, i-shake-shake nyo lang siya. Tapos kapag umihi siya dun sa floor, yun lang yung ipang spray nyo, tapos punasan nyo na lang. Para at least, di ba, na-disinfect. Pero yung problema kasi nun, pag Zone Rocks yung ginamit nyo doon sa wood, mamumuti na siya.
yun din yung problema niya, kaya ito talaga yung ginagamit ko kapag sa wood. Hindi naman siya nabumutik. At least, diba, nalinisan na siya. Kasi ilang beses na rin siyang naka-wiwi sa stairs. Ewan ko ba, halos lahat ng accidents niya is doon sa stairs talaga. Umiihi siya doon. Next din is yung underpads. Merong nabibili na underpads na mura. May bonus, yung bonus na underpads doon sa SM. Ilagay nyo lang yun sa tabi ng patty. Or kung matutulog siya sa gabi, yun yung ilalagay nyo doon sa bed. Ang hirap-hirap ng maglinis ngayon ng kama. So yun, underpads, ilagay ninyo doon. Or kung wala pa din namang newspaper, kasi ang newspaper rin naman, nakaka-absorb siya ng ihi. Or syempre, pang protection din yun. Pero, yun nga lang kasi maingay siya sa gabi. Kapag galaw ng galaw din yung baby, maingay siya. So yun yung problema sa newspaper. At ito pa, ang nakakatulong, yung nakatulong talaga sa akin para mag-dry yung bed or yung sa sofa pag naka-wiwi siya doon, is ito, blower. Yes, blower ang ginagamit ko. Kasi ngayon nga, mahirap nang magpatuyo doon sa labas kasi maulan. Maulan nga ngayon yung panahon. So, ito kasi may heat siya, 'di ba? Tapos may air din siyang ninalabas. So yung heat is parang papatendin niya yung ibang bacteria. So doon sa kung saan man siya umihi. So parang same din yung purpose niya kapag sa naaarawan. So kapag naaarawan. Kasi parang twice din siyang naka-aksidente doon sa sofa. Kapag wala din naman kayong blower, pwede rin naman kasi ang plancha. Yung plancha mismo. Yung plancha, yun yung parang ginagawa ko doon yung sa bed niya. Pero yun lang kasi, nag-iiwan siya ng mark yung plancha. So, mas maganda pa rin yung blower pag meron kayong blower. Or kung wala, plancha. O, diba? The one purpose. Ang daming purpose. Itong blower na to, hindi para sa buhok, kundi para pagpatuyo doon sa sofa, diba? Meron ding talagang mga meron akong binili na walang silbi. Walang silbi, lalo na ito. Para sa anak ko ha, para lang sa anak ko. Pwede nyo gamitin, pero ito, hindi talaga nagamit ng anak ko. Kasi, uncomfortable siya. Kasi nga, nakapatong to dun sa, ito yung toilet seat. Ang layo na ng upuan niya, ang layo ng upuan. Basta, ipipipicture ko na lang. Tapos ang layo, tapos uncomfortable siya. Ayaw na niyang umihi, ayaw niyang mag-poops kapag meron ito. So, diretso na siya talaga doon sa toilet bowl. Hinahawakan ko na lang siya. Tapos, doon siya komportable, doon siya nakakaihi, doon siya nakakapupo. Yung isa pang ayaw ko is yung itong training pants na nabili ko doon sa Cheongsan kasi masyado siyang mababa. Tapos ito, ang liit or iba yung lang yung size na nabili ko. Kasi uncomfortable din yung anak ko dito. Pareho din siya. Ganyan din siya na training pants din talaga siya. Pero nga, masyadong maliit yung ito. Pero ito naman yung dun sa may chan niya. Okay naman yung fit niya. Pero ito lang talaga masyadong fit. Tapos uncomfortable yung anak ko. Kaya hindi ko siya ginagamit. Kasi lagi niyang tinatanggal kapag ito yung gamit niya. So hindi ko to pinapagamit sa kanya. So yun, after 7 days din naman, pinasuot ko na siya ng underwear. Tapos kasi nasabi niya on her, pag may mga aksidente rin po ang bata, huwag niyong paluin or huwag niyong pagalitan. Kasi lalo lang ma-frustrate yung bata. Baka hindi ayaw na niyang umihi doon sa CR. And susuot na niya. Kapag umihi lang siya doon sa floor, sabihin niyo lang, ala, that's dirty. Help me clean up. Sabi niyo, so dalawa kayong maglilinis doon sa ano niya. Alam na niyang madumi na yung wiwi na huwag niyang uulitin yun. What's that? Kung sa anak ko, within 7 days ko siya naturuan. Pwedeng applicable din sa iba. Pwede sa iba, 3 days lang. Pwede sa iba, maaabutin ng 1 month. Pwede sa iba, aabutin ng 1 month. So, iba-iba po talaga kasi iba-iba po kasi talaga kung paano matuto ang isang bata.
I hope nakatulong to sa inyo. Kapag nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo lang po, i-share nyo, tsaka mag-comment po kayo kung ano din yung mga experiences ninyo sa mga anak nyo. Kasi iba-iba po talaga yung mga bata. Kung effective po sa akin, baka hindi rin po effective sa iba, or may iba kayong mga strategy na ginagawa. I-share nyo lang po sa baba para malaman din ng mga ibang mommies. So, thank you po for watching and we will see you on our next video. Bye! Bye! Stand. Bye!